Mangnik, magtago kayo, Mangnik! Mangnik! Tago kayo, Mangnik! Tago kayo, Mangnik! Shhh! Mangnik, magtago ka! Mangnik, bumaba ka! Baka makita ka nung mga van! Anong pinagsasabi mo? Anong? False alarm, Mangnik. False alarm? Mangnik, pwede bang lumipat naman tayo ng tirahan? Ha? Kasi, Mangnik, baka lusubin tayo dito talaga eh. Kasi alam nila kung saan tayo nakatira. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan? Hindi ka ba napapraning, Mangnik? Pagkatapos na nangyari sa inyo ni General Chavez, yung malalang away nyo na yon, malalang kumprontasyon nyo? Ay, wala akong pakialam, Kaloy! Haharapin ko siya! Lalabanan ko siya! Mangnik, paano? Gagamitin mo yung paboritong kutsilyo mo? Na hindi man lang makahiwa ng kamatis, Mangnik, hindi pwede yun! Ay, ako! Sana pala hindi ko na lang binigay lahat kay Eman yung mga armas niya. Sana kumuman lang ako kahit mga dalawa. Yung magamit man lang tayo dito. Yun ang pinagdadasal ko, Kaloy. Na sana hindi na magamit ni Eman yung mga armas na yun. Mangnik, kailangan ho ni Eman yun. Kailangan niyo yun kasi yun lang ang tanging paraan para maipagtanggol niyo yung sarili niya. Sana wala nang malalapas ang gagawin. Kasi sana hindi ko na lang sinabi sa kanya yung mga kwento sa akin ni Linda tungkol kay Celine eh. Nick, kilala mo naman si Eman, di ba? Yun pa. Yung utak ng pagka-NIA nun, malalaman at malalaman niya rin yun. Ano ba sinabi ni Eman sa inyo? May masamang mangyari sa kanya. Yung sa kanyang gagawin, walang ibang sisisiin kundi ako. Dal-dal ko. Saan ho kayo galing? Doon lang sa kaibigan ko. Ikaw, ayos ka lang ba, anak? Opo. Celine, alam kong ilang beses ko na itong sinabi sa'yo, anak. Pero sana maintindihan mo naman. Bumitaw ka na lang. Huwag mo nang ituloy yung kasal. Baka may iba pang paraan, Celine. Ah. Pag kinasal na ako kay Anton, magiging isa na akong Hernandez. Mapapatunayan ko sa kanila ang loyalty ko. Nagtitiwala na sila sa akin sa mga sekreto nila, sa negosyo, at kung talagang parte sila ng sindikato. Meron na akong karapatan sa pamilya nila. May karapatan na rin ako mag-demand kay Anton na sabihin sa akin ang lahat ng tungkol sa kanila. Karapatan ko yun bilang asawa na wala ako ngayon. E paano kung hindi mo mahanap yung gusto mong mahanap? Paano hindi, kung hindi mo malaman ang katotohanan, hanggang kailan ka magpapanggap, anak? Hanggang kailan ka magiging kasal sa isang lalaki na hindi mo naman mahal? Hanggang kailan ka magiging miserable yung buhay mo? Mas magiging miserable ako, Ma, kapag hindi ko nalaman ang lahat ng nangyari tungkol sa anak ko.